Sa gitna ng makulay na lungsod ng Barcelona, Espanya, namamayagpag ang sipag at galing ng ating mga kababayang Pilipino na nagtayo ng kani-kanilang maliliit na negosyo. Kilala ang mga Pinoy sa pagiging masipag at determinadong makamit ang mga pangarap. At ito'y makikita sa mga sari-saring negosyo na kanilang itinayo. Mula sa mga Filipino restaurants, beauty salons hanggang sa mga small retail shops. Ayon kay Tita Nelly na nagmamay-ari ng isang Filipino restaurant sa Barcelona, hindi naging madali ang kanilang simula lalo na noong pandemya. Subalit sa suporta ng kapwa mga Pinoy at mga lokal na mamimili, patuloy na lumago ang kanilang negosyo. Nagsimula po kami nung panahon po ng pandemic. Kami, lima ho'y anak po namin, ngayon kami pong mag-asawa, nag-isip po kami ng pwede yung pagkakakitaan. So, ang ginawa po namin, nag-online selling po kami. Nagluto po kami ng siomay, mga bibingka, yung chicken skin po na bestseller po namin ngayon po. Doon po kami nagsimula po. Tapos sabi po nung limang anak namin na bakit po namin di subukan kumuha po ng lokal. Para mas maano po ang pagluluto. Naging maganda po ang pagtitinda po namin. Doon po, naisip po namin na mas kailangan na po namin ng mas malaking lugar. Lalo na po sa pagluluto, sa sanidad po. At saka nire-request din po ng mga kliyente rin po namin na ba't hindi na lang kami kumuha ng lokal. Ang kliyente po namin is yung mga bisino na po namin dito. Katulad po ng sa pulis, yung sa Mossos po dito. Tapos ito rin po sa Seguridad Sosyal. Pumupunta din po sila. At saka yung iba din po dito po sa Drasanes, Cap Drasanes po. At saka din po dito sa hotel. Maliban sa mga restaurant, maraming Pinoy din ang nagtagumpay sa larangan ng serbisyo. Tulad ni Pauline at sa mag-asawang Jos at Jocelyn na may sariling beauty salon. Sa kanilang salon, nagiging bahagi sila ng mga kwento ng tagumpay ng iba pang migranteng Pilipino. I came here 2009, so I was thinking ano ba yung work na pwede ko dito. So I started into scratch, let's say, yung normal na ano work dito, yung sa bahay, o kaya babysitter. And then nag-try ako sa sa aesthetic center ng Pink Peony. So I was a product of the Pink Peony. So, then nag-work din ako sa iba't ibang center. So naisip ko na why not to put up a business like this because I'm doing all of the services. So ngunit hindi rin maikakaila na may mga pagsubok na kinakaharap ang mga maliliit na negosyong Pinoy. Ayon sa mag-asawang Josh at Jocelyn, naging madali para sa kanila ang kadalasang problema sa dokumentasyon, regulasyon at kakulangan ng pondo na ilan lamang din sa mga pangunahing hamon sa pagtatayo ng negosyo. So, nung naghahanap siya ng lokal, coincidence naman na yung dating nagmamay-ari dito is naging trabaho niya. So, naging madali lang yung process kasi ang ginawa lang is parang lipat pangalan lang. Tapos, kinausap na lang namin yung may-ari ng building talaga na to. Kung approve ba kami doon sa mga papers namin sa... Kasi ang parang ginawa lang namin dito is yung renta na lang talaga. Tapos yung lahat ng loob na nito between yung dating may nag-manage dito at saka yung kami na lang. Kaya yun, mas napamadali yung process noon. Dahil ang nag-ayos naman na lahat is mga history about sa mga changing ng mga pangalan, lahat ng mga yon. Tapos yung mga iba ay kaya na-manage naman namin na magaya ng mga loose, mga ganun, is mas madali lang naman na ito. Gayunpaman, ang diwa ng bayanihan at pagtutulungan ng mga Pinoy sa Barcelona ay nagsisilbing sandigan ng mga negosyanteng ito upang magpatuloy. Sa bawat maliit na tagumpay, ang mga maliliit na negosyo ng mga Pinoy ay nagiging simbolo ng tibay ng ating lahi. Mula rito sa Barcelona, nagpapatunay ang mga maliliit na negosyanteng Pinoy na ang sipag, tiyaga at pagkakaisa ay susi sa kanilang patuloy na tagumpay sa banyagang lupain. Halina't tuklasin ang mundo
kasama ng Touras Travel. Mula sa mga tropical na beach hanggang sa makapigil hiningang lungsod. Nandito kami bawat biyahe mo. Sundan lamang kami sa Facebook at Instagram para sa mga eksklusibong deals at travel tips.